So medyo mahaba po ng konti yung first reading, but I'll just try to summarize it. It just reminds us that when people do not listen to the message of God, and the message of God sometimes is given to us through human mediations. In the Old Testament, through the prophets, nagpadala ng mga propeta, nagsugo ng propetang Panginoon upang ipahayag ang kanyang mensahe. And yet people, the Israelites, would not listen. And so, they had to suffer the consequences. Instead of trusting in God, they trusted in their own wisdom. And because of that, they became slaves to powerful nations like for Assyria. This time, it is Babylon. So, naging alipin sila ng mga ibang sumakop sa kanila dahil sa kanilang pagre-rebelde laban sa Diyos. Anong kahulugan nito sa ating buhay? 2024. So, there are many things that can attract us, that can enslave us. Power, money, wealth, popularity. Ito ang nakakaakit sa tao. At sa pag-akit nito, nakakalimutan niya ang Diyos. Umisan, mas malakas pa ang tinig ni Marites kesa sa salita ng Diyos. Pero sana, we give a big space, a big room for the Word of God in our hearts because it means life to us. It means freedom to us. It means power to overcome evil in the world today. Sana maitatak sa ating puso ang mensahe ng Panginoon. And let's be consoled by the fact that God knows our weakness. Oo, alam ng Diyos ang ating kahinaan. Hindi siya sumusuko kahit na tayo'y tumatalikod sa Kanya. In the Gospel, we heard how Jesus cured a leper. Paano pinagaling ang isang taong may ketong, no? That time, when we say ketong, it means leprosy. It's kinakain ng tao. Unti-unti naaagnas siya. And yet, that time, it was not curable. Wala pang masyadong gamot noon. Kaya, yung mga may ketong, sila ay kinoconsider patay na. Nakatira sa sementeryo, nakahiwalay, hindi kinikilala ng kanilang mga pamilya at ng kanilang sambayanan. And yet, we can see how Jesus was compassionate. Mahabagin ang Diyos. He reached out. He even touched the leper, which was unthinkable. Dati, bawal na bawal yun. Lumapit, eh, ano pa kung hinawakan mo, baka mahawa ka. And yet, Jesus touched the leper, and because he saw the faith in the person, in the leper, Lord, if you wish, you can make me clean. Panginoon, kung gusto mo, alam ko, magagawa mo ito, magbabago ang aking buong pagkatao. Kaya tayo walang sawang lumalapit sa Diyos. Mahina tayo, marami tayong pagkukulang, hindi tinitinan ng Diyos ang ating kasalan, ngunit ang ating kakayahan magbago sa Kanyang tulong. So God looks at our efforts and are built to be transformed to what we can become instead of our sins, our weaknesses. Sana ito ay magbigay ng panibagong lakas sa ating lahat. Ang habag ng Diyos. The compassion of Jesus makes us realize how we are so precious to God. You know, another word for compassion is the pain of love. Isang salita, sabi natin habag, ito ay hindi madali because there is pain in what true love is. True love, genuine love is not easy. It requires pain, sacrifice, a big concern for others.
and not being self-centered. Today, sometimes we are tempted to be self-centered. And that way, we can never be able to be compassionate, to reach out to others when we are self-centered. So in this Mass, we pray that like Jesus, we may always reach out to others. We may always be compassionate, as God is always compassionate to us and to all people. Amen.